mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Maghintay kayong bihis at handang maglingkod na may nakasinding mga lampara. Maging tulad kayo ng mga taong naghihintay sa kanilang Panginoon. Pauwi siya mula sa kasalan at agad nilang mabubuksan ang pinto pagdating niya at pagkatok. Mapalad ang mga lingkod na iyon na matatagpo ang naghihintay sa Panginoon pagdating niya. Maniwala kayo sa akin, isusuot niya ang damit pantrabaho at papaupuin sila sa hapag at isa-isa silang pagsisilbihan. Dumating man siya sa hating gabi o sa madaling araw at matagpuan niya silang ganito, mapalad ang mga iyon." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, maghintay kayong bihis at handang maglingkod na may nakasinding mga lampara. Sa panahon ni Jesus, ang karaniwang bihis ng mga kalalakihan ay mga maluluwag na damit na naisusuot na isang piraso lamang. Binibigkis nila ang kanilang damit sa kanilang baywang para maiwasan itong sumabit at makapagtrabaho sila nang hindi naaabala. Nang sabihin ni Jesus sa kanyang mga alagad na bigkisin ang kanilang kasuotan, ginagabayan niya sila sa isang misyon na kailangan nilang tuparin, kaya't kailangang lagi silang nakahanda at nakatutok sa bawat oras. Sinabi rin ni Jesus na kailangan nilang sindihan ang kanilang mga ilawan dahil ang mga ilawan ang magsisilbing tanglaw sa daraanan ng amo sa kanyang pagbalik mula sa piging ng kasalan. Noong panahong iyon, na hindi pa uso ang bumbilya at kuryente, napakahalaga ang nakasinding ilawan para sa amo upang matuntun niya ang daan pauwi. Ang pananatiling nakasindi ng ating ilawan ay nangangahulugan ng pag-akay sa mga tao sa liwanag para hindi sila mabulid sa kapahamakan o maligaw ng landas. Ang pagsindi sa ating ilawan ay isang mabisang pagpapatotoo sa ating pananampalataya. Pinayuhan na ang mga alagad na maging handa sa lahat ng oras, lalong-lalo na sa mga oras na kasarapan ng pagtulog. Ang amo ay darating sa mga oras na hindi inaasahan. Kinakailangang maging gising at alerto anumang oras sa pagdating ng amo upang maibibigay ang pagsisilbing nararapat sa kanya. Pagsasagawa, dumarating ang dakilang guro sa bawat sandali ng ating buhay araw-araw. Paano tayo mananatiling nakahanda sa kanyang pagdating?